Good morning everyone. Isa munang masigabong palakpakan sa ating mga Xbox technician diyan. So, nandito ako ngayon sa downtown ng Saskatoon. Meron kong seservisan sa isang condo. Bali ito yung pupuntahan ko. Sa The King George condo. Yun ang pupuntahan ko na condo sa taas. Nasa third floor yung aming customer. So, i-ready ko muna yung mga gamit ko and then let's see, kausapin natin siya kung anong problema ng aircon niya. Okay, let's do this. So bali, ready na natin yung gamit natin. So truck natin, yung toolbag natin at yung ating tester. Aking tester at aking toolbag. Siguro inap na muna to para matubos ko yung unit. At babuan ako sakaling may kailangan pa ako. Okay, let's check inside. Bago pala yun is kailangan muna natin magbayad ang parking para hindi tayo matikitan dito. Ito yung parking booth namin. So, mayroon naman akong card na ginagamit, issue ng company. So ito yung gagamitin ko para makapagbayad ako ng parking fee. Okay, insert lang natin to and then remove. Ulitin natin. Natan laman to ah. Kaya natin tawagan si Diana. Hop. Wala. Oh, sorry. Kailangan pa lang ipansin muna natin yung plate number. Okay. Tawagan muna natin yung customer natin. Pasok tayo sa loob. Tawagan muna natin siya. So ito yung loob ng condo. So bali natawagan ko na siya. Bababa na raw siya. So ito yung downtown namin. Pakita ko lang sa inyo yung nangyayari ngayon. So yan, yung downtown namin. Medyo hindi siya busy ngayon. Kasi Friday kami. Ito yung downtown namin dito sa Saskatoon. Pinaka sentro. Normally, nung hindi pa pandemic, ganitong araw, maraming tao dito naglalakad. Halos puno itong parking na ito ngayon. Daming spot, oh. Yan, oh. So, talagang epekto ng pandemic, naramdam din dito sa amin sa Saskatoon. At ang tabi lang tayo sa kanya, pababa na raw siya. So, ito yung building na papuntahan ko. The old King George, sabi nila. Okay, antay tabi sa kanya. Antay natin siya. Okay, boss. So, bali natin ito na ako sa rooftop. Ito, ang daming unit dito. Ngayong unit ni Tom is na doon sa pinakadulo. So, ang layo ng nilakad ko. Punta dito sa pinakadulo para makita yung unit niya. Actually, yung mga unit nila is may tag. Kada outdoor unit, may name, may apartment tag siya kagaya nito. Yan. Ito sa kanya, ito yung sa kanya eh. Yan, may number din dito. So tingnan natin, gumagana yung pan motor eh. Ang dumi ng coil. Ang dumi ng condenser coil. Oh man. Tingnan natin, baka ito yung problema. Isa sa problema to kasi madumi. Yan. Parang hindi gumagana ng pressure eh, pan motor lang eh. So, buksan natin itong controller. Tingnan natin kung anong makikita natin. Bali, gumagana naman ang compressor niya, 5.3. Ano pa yung rating natin? Yun ang problema, paid out na yung mga number. So, maghanap na lang tayo ng identical unit dito. But obviously, gumagana ang compressor natin. Tapos, yung suction natin eh, walang kalamig-lamig. Suction pipe natin, walang kalamig-lamig oh. Most probably undercharged to. Ang problema nito, nasa third floor siya. So, but most of the time, bihira naman, napaka rare mag-leak sa line set. Kadalasan sa experience ko, sa ibab coil nagkakalik. Yung ibab coil niya, nagkakalik siya. So, yun, tignan natin. Babalik ako ng truck. Kukuha ako ng gauge manifold ko. Tingnan natin kung anong pressure ng system. Okay? Tingnan natin kung mayroong
water access dito sa rooftop. Para mahugasan din natin yung unit niya kasi napakadumi. Mapapandar nga natin, malalagyan natin ng refrigerant, pero in the long run, yung head pressure niya tataas din kasi madumi yung coil. Tingnan natin, pero yung sasuggest natin sa kanya yan na kailangan linisin talaga yung coil, mas napakadumi. So ito yung roof, lahat ng unit nila is nandito, nakapile lahat. Yan. Okay, tingnan natin kung may water access dito. Sana meron. Ayun! May sink dito. Kaso, iba yung... Teka, tinari sa baba. Baba tayo. So, ayan o. Merong faucet. Kabitan ng garden hose. Ayos. Ang tanong, may tubig ba? Tingnan natin. Oop, meron. Ayos, kausapin natin si Tom. Isama natin ito sa service natin. Pero check mo natin ang pressure natin. Okay, let's do that. Ang ganda dito sa taas, oh. Sa rooftop nila, oh. Mayroong barbecuehan, may sink. Ang ganda, oh. Parang pinaka-pahingahan siguro ng mga nakatira dito. Ito. Atin ng 14A ang ating manifold. Yeah, so, R14A siya. Set natin. Okay, medyo lang set. Okay, scroll natin hanggang makuha natin yung 14A. Oh, yung kahit taas. Yun, 14A, and then press OK, and then X, escape, and then may pressure siya, i-print natin, press natin yung line, and then i-zero natin. Okay, so naka 14A na ako, yun pwede ko nang ikabit yung ating gauge. Bali nakakabit na yung gauge manifold ko. Tapos ito yung pressure natin. So 81 yung PS, 81 PSI yung suction. And discharge, yung high side is 22 PSI, R14A2. So mababa yung system charge niya. So feeling ko is 52 degree by and high. So normally sa air conditioning, this max out is 20 degree by and high. The lower the better. So kaya negative yung aking sub cooling kasi ang nangyayari is sa R14A usually 110 pataas ka. So yan, low refrigerant ang system natin. Tsaka yung coil niya napakadumi. So kakausapin ko yung customer, pipicturean ko to para ipakita sa kanya na ito yung problema ng system niya. Low end refrigerant tsaka napakadumi ng coil. So yan, kakausapin ko na siya. So, bali, nakausap ko na yung customer. So, nag-agreed siya na kagahan ko yung system and then i-isin yung coil. So, yun ang gagawin natin ngayon. Yung refrigerant ko sa elevator. Ito tayo ng fifth floor. Okay, ito tayo ng fifth floor. Importante ito. 5 key nila, hindi ka makakakit, hindi ka makababa pag walang 5 key. So bali na na-wait ko na itong aking tangke sa baba, sa aking truck. So mag-charge tayo ng vapor. So buksan ko itong vapor side and then i-purge ko to. Yan, so R14A tayo ngayon. So we're looking about 100 PSI above. Okay, buksan ko na to. So yan, nag-load na ako ng refrigerant. Kaya na, mataas yung superit natin. Nasa 54 something eh. So tingnan natin kung makakuha tayo ng magandang superit ngayon. Okay, so dadagdagan yung pressure natin. Maging 89. So tumago na ako ng office. Dadali nila dito yung hose para hugasan ko itong unit natin ng dumi. Kita nyo subcooling ko, mayroon akong subcooling. Kasi ang nangyayari, mataas na yung condensing temperature kaysa liquid line pipe temperature. Yon, so nag 105 na tayo. 100 PSI na.
Supirit natin na mataas pa rin. At least may subcooling na tayo. Sabihin, meron tayong liquid refrigerant na napoproduce papunta ng evap coil. At itong amay. Titingnan pa natin. Six, 5.6 yung compressor natin. Yan, medyo lumalamig na yung suction natin. Bibigyan pa natin ng konti. Kasi nasa third floor siya. Ito, nasa rooftop tayo. Medyo mahabang link na, medyo mahaba-haba ang line set nito. Tingnan natin ang evaporator temperature natin. Okay, 35 ng evaporator temperature natin. Ang conducting temperature is 82. Sa air conditioning natin, air conditioning sa refrigeration, ang normal conducting temperature is 100 degrees Fahrenheit. Yan yan. So, nagdidepende na lang yan sa ambient temperature. Pero yun ang ideal temperature ng refrigeration and air conditioning. 100 degree conducting temperature. So, mataas pa rin yung supirit natin. Dagdagan pa natin. Kasi na tayong refrigerant ko. Yung at the same time, i-monitor natin yung amperahin natin. 5.9. Para ko na lang yung compressor nito dun sa may mga identical naman na unit, 13.4 ang pulot current ng compressor. So okay pa yung kumpirahin natin, nasa 5.8 pa lang ako, 5.9. So ganun, isang idea yon kung nag-work kayo, kung nagtatrabaho kayo sa maraming identical na unit. So yun ang isang way para makita mo kung may comparison ka. Okay, bali, so nakukuha na yung mga temperature reading ko sa indoor unit tsaka sa outdoor unit. So ipa-platin ko na yung mga reading na yun para makita ko kung inap na yung system charge ko based sa superheat ng unit. Tingnan natin kung magkuklose tayo sa base. Bali, yung outdoor kasi is meron siyang binaprovide na table sa mismo sa cover ng unit. So doon sa table na yun, yun ang pwede natin magamit kung okay na yung system charge natin. So normally yun yung temperature, air temperature na papapasok sa outdoor unit, and then i-minus mo yung temperature na pumapasok sa indoor unit. So yun yung may table doon para makita mo kung kung anong superheat na normal based sa temperature na kinuha mo sa indoor sa outdoor unit. Tingnan natin kung magkuklose siya. Tingnan natin kung tama yung reading na makuha natin. Ito yung temperature air na pumapasok sa ating outdoor unit. And then na-check ko na yung temperature na pumapasok sa indoor is 70 degrees Fahrenheit siya. So ipa-plot natin dito. So 79. So around dito yung temperature niya sa air entering the conducting unit, tapos 70. So roughly we're looking about in between 28 and 25. Yun yung superheat na dapat makuha natin, in between 28 and 25, para ma-identify natin kung okay na yung system charge natin. So tingnan natin yung superheat ngayon. So yan, bali 26 degrees pa na yung superheat natin, and then subcooling is 23. Sorry, subcooling is 2.3 o 2.1. So okay na, based sa graph natin sa table na provide ng unit.
So okay na yung system charge natin. So ito yung operahin natin is 5.8. So yan, itong table to, napakahalaga to para ma na sinama ng manufacturer sa unit para ma-identify mo kung yung system charge mo is okay na based sa ambient temperature tsaka sa indoor temperature ng sa space temperature na mapapasok sa indoor unit. So yun, okay, so mas maganda yung ganito. Kompleto tayo. Nakakolekta na tayo sa ating customer, sa aming customer. Pero visa lang yung kinukuha ko. Visa number lang nila. So walang cash involved. So yun. Mission accomplished tayo ngayon sa kanyang air conditioning. Natuwa siya. Kasi nga gumagana na yung air conditioning niya. So yun. Okay. Thank you guys. Please follow my YouTube channel and then subscribe. And thank you very much and have a good day and have a good weekend. Thank you.